Magandang hapon sa inyo. Kaninang umaga ay meron ako inatinan na event. Ito ay ang Balinghoy Balinghay Challenge. Ang ibig sabihin po niyan ay may angat. May angat ang pagluto ng balinghoy. Na ito ay hindi lang lagyan natin ng gata at may asin. Sa amin kasi ganyan lang yung aming nasanayan na kainin. So ngayon, kaya merong Balinghoy Balinghay Challenge ay para may angat pagluto ng balinghoy na makakasabay sa mga chocolates, sa mga imported na mga desserts na pagdating ng panahon ay papipiliin ka na kung balinghoy ba o chocolates or anong mga imported na dessert. At ang pipiliin natin ay balinghoy dahil nga sa inangat na natin ang kanyang ano natin siya lutuin at hanap-hanapin na kung sino man ang makatikim dito. So marami pala tayong magawa sa balinghoy. Yung iba may cakes, balinghoy cakes, may puto balinghoy, may Balinghoy Delight, may brownies balinghoy, at marami pang iba. At sigurado ako guys, matutuwa kayo pag makita nyo kung ano-ano pa ang mga inihanda. So, merong 8 participants kung saan ay nagluto sila ng kanilang balinghoy balinghay. Special nilang niluto yon, kung saan ay lalabas ang kanilang talento sa pagluto, creativity, kung anong mga lulutuin nila. So, alam ko guys, matutuwa kayo yung panoorin nyo ha. At pati ako ay nakasama din dun sa 8. So mga guys, panoorin nyo. Marami silang titikin. Ito, titingnan nyo ha. Wala naman po ka-entry. Hindi naman po kami So ayan guys, tinitikman na po nila bawat entry. Mayroon entry po. Ito po yung entry number 1. Siya ay number 2. Number 3. Story muna. Titikman din. Hindi pa. Di pa po iulog. Sa chan po muna iulog ang mga... And then, storya tayo. Balinghoy, pero marami pala silang pwede natin maraming pwede pala natin gawin sa balinghoy. Ano, Abby, kinakabahan ka? Hindi ka naman mag-testa, ha? Ikaw kinakabahan parang sa group mo. Sino ka kaya ang mananalo? LJ, ikaw, ano pinaka masarap na narinig mo ng dessert? So diba guys, sino mag-aakalain na balinghoy pala yun? Diba? May cake. So ako sa totoo lang, ngayon ko lang din yun nakita na pwede pala ang
Balinghoy ay may pagmamalaki rin natin. Pwede rin natin palang may pag-compete siya sa mga imported, sa mga ano, sa mga imported na mga desserts, sa mga chocolates, ano niya, na pwede naman pala natin na gawin yan dito sa ating bansa. At diba, yung chocolate nga is dito rin yung kinukuha nila eh, sa ating mga farmer, dahil sa ating mga cacao farm, binibili nila dito yung ating mga cacao, binadala doon sa ibang bansa, pinaprocess, ginagawang chocolates, tapos binabalik din dito sa atin. Diba? So, mangarap lang tayo. Mahalin lang natin ang ating mga produktong Pinoy, tulad ng balinghoy na ito, na ang balinghoy ay minsan hindi na natin pinapansin-pansin dyan sa ating mga kusina, kasi nagsasawa na tayo, kasi lagi na lang ganyan, nalimutan natin na dapat magpasalamat tayo na buti nga may balinghoy, buti nga meron kaming kinain. Tulad po sa amin, namulat na talaga kami na kumakain kami ng balinghoy. Minsan parang hindi na natin na-appreciate, pero dapat magpasalamat tayo. Mabuti nga at meron tayong balinghoy. Mabuti nga at meron tayong kinain. So, dapat magpapaalala sa atin na ang balinghoy ay dahil sa balinghoy tayo, ito na ngayon. Dahil sa balinghoy tayo ay nakasurvive. So, di ba? Ngayon, iangat na natin ang pagluto ng balinghoy, na tulad din ng pag-angat din natin ng respeto, pag-angat din natin ng ating mga dignidad sa ating mga sarili. Di ba, guys? So, gusto niyong malaman kung sino nanalo? Okay. Tingnan niyo. O, di ba po, nakakatuwa. So, congratulations po sa mga nanalo. Nanalo po lahat. And, yan lang muna guys. Diyan, nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. Like and share. Maraming salamat po. For now, yan lang muna po. Bye-bye!